Magandang araw po mga kaibon, ito po ulit si Lucas ng Maximus Loft TV. Welcome po ulit tayo sa isa na naman nating episode. And for today's video guys, for atin pong i-reveal sa inyo kung paano ba maging healthy ang mga inakay, hindi sila sakitin, hindi sila dependent sa antibiotic. Especially ngayon, nag-uulan, June na, rainy season na. Kung gusto nyo malaman kung paano, manood po tayo. Samahan niyo po ako sa ating kwentuhan. Ito naman ngayong araw guys, may nagpadala, vlogging kit. Oy, salamat po sa sponsor. Ito pong vlogging kit na to, maganda to kasi it's gonna enhance daw yung video. Para namang magaling ang mag-video eh, no? Pero sige, tingnan natin. Meron tong indoor and outdoor lighting. Meron din siyang microphone, yung LED light, and tripod grip. Ayan, yung remote control na ito, sa nakakabit sa smartphone adapter. So, check natin. Mukhang maganda eh. Unboxing na natin. Ayun oh. Oy, vlogger na talaga yata ako. So may tripod siya. Ito yung cord para sa mic. Ito simple lang naman ito eh oh. Tripod. Ayan. Check natin. Tripod. Yung patungan. Oh, ito yung gusto ko. May microphone. Para papanood ko to sa mga video na ano ah. Mga fake taxi. May mga ganito yata yan. Well, eto. Ito yata yung remote. O sige. Guys, tuloy lang natin yung kwentuhan natin about breathing tips last week. I'll just have a quick recap. Ano mga kailangan natin sa pag-breathe, especially po pag mga i-breathe natin sa panlaban. Unang-una, dapat ang mag-breathe tayo, healthy yung ating mga breathers. Pangalawa, dapat maganda yung ating pangapatuka. It should be high protein para angkop sa ating pag-breathe. Dapat meron tayong mga grits, supplements, and everything that our pedia needs. Kasi may mga bagay na hindi nila nakukuha ng sapat kung magbabase lang tayo sa ating mga patuka. So, kailangan din natin ng mga vitamins, minerals. Just check out the last episode regarding po sa details ng ating pinag-usapan. And then, ang isa pa sa mga importante na minsan hindi po masyadong bibigyang pansin is kailangan alam mo kung kailan ka magbe-breed para alam mo kung ilan ang edad ng ibon na ilalaban mo so during the race. And then syempre, kailangan din yung bloodline ng ibon mo, alam mo kung anong edad sila tumitira. So dapat alam mo yung derby age. Regarding naman sa breeding season, usually, normally summer talaga ang breed niyan. Kung kailan mainit, kung kailan maraming mga available na patuka sa wild. Pero dito sa Pilipinas, specifically, kung magre-race tayo, yung breeding season natin nakabase sa buwan kung kailan i-release ang sinseng. For example, North Race during October ang laban niya usually. October pa lang magre-release na yung club ng rings nila na ilalaban for next year. So, from October, pwede ka na mag-breed para sa North. Ngayon, sa South naman, from February onwards, pwede na po tayong mag-breed ng ating mga South Racers. So, iba ginagawa, mas preferred nila na medyo late breed sa October. Since maikli lang naman liparan at kailangan yung balahibo nila intact. So normally, nagbe-breed sila mga January, February na. So, magbe-breed sila ng January, magbibisa ng February, March, April, May, June, July, August, September, October. So 8 months ang ibon during the race. So, sakto-sakto lang. Tapos tutuloy nila hanggang pagbe-breed ng south season. So ngayon, ito, kaawat lang natin last week. Ito po is anak ni All Star. Nakita niyong tsura niya. Si All Star po, kung di nyo natanungin nyo po, is apo ni Maximus. Kaya ito tinawag na All Star yung parents nito. Apat na lolo at lola, dalawang lolo, dalawang lola niya, both mother and father side po, mga winners. Sa mga lolo niya, si Maximus, 2018 Abuyog champion ng car winner. Sa mga lolo pa niya is Jack Stekety na John Arden coming from David Chan. Ito po, na ipanalo po ng MMFC North Race. Isa po sa mga lola niya, si Princess Jo, yung nabili nating champion na hen, first overall sa MMFC. At isa sa pa sa mga lola niya is yung fourth placer batalis si Boss Eddie Noble. So kaya naging all-star yung pangalan ng nanay niya. Ngayon yung tatay niya naman is Litar Inbreed coming from Joel Regalario. Ito po yung kalahati ng Red Smasher. 2019 MMFC North Young Bird Champ, first overall champion ng MMFC. So, ito po yung anak nila ng pinagpares po sila. So, kakaawat pa lang this week,
meron na po siyang itlog. Actually, kapipisa lang kanina, sinilip ko. Maya, silipin natin. Meron po na po siyang itlog na napisa. So, ito, tinuturo ako pa lang sa loob. May pisa na siyang second clutch. So, paano natin gagawin yun? Sundin niyo lang po yung breeding tips ko. Tapos, ito pong mga susunod na bibigay ko mga tips pa. So, guys, yun na nga. Bukod po sa breeding topic last time, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano nga ba nagiging healthy ang ating mga inakay. Kahit hindi tayo masyadong dependent sa ating mga antibiotics. So, during the 30-day cycle ng pag-ipapainakay natin, dapat magbigay rin tayo ng anti-cancer dyan. Sila sa mga subscriber natin, mga newbie, nagtatanong bakit nga ba nagkakaroon o saan ba galing yung cancer. Ito po yung parang keso na tumutubo sa lalamunan at sa bibig ng mga kalapate, lalong-lalo na sa mga inakay. Hindi lang sa bibig, meron din po tayong tinatawag na belly cancer, kung saan nagkakaroon ng parang keso or matigas na keso sa pusod, sa ilalim ng pusod ng inakay. So, ang kanker po kasi is present sa katawan ng ating mga alagang kalapate ever since. The reason lang hindi po siya nagmamanifest is because kayang-kaya po ng immune system natin na i-subside or or labanan yung protozoa or fungi nito, yung kanker fungi. Ngayon, the moment na magkaroon ng sakit or may stress yung ating mga alagang kalapate, so mababa yung immune system nila. So kaya lumalago or lumadami yung number ng kanker. Once na na-infect na sila, nagkaroon na ng infestation sa katawan ng kalapate, nag-manifest na sila sa bibig or sa belly nila, o tatawag natin belly kanker. Once na uminom sila sa painuman, or once na sinubuan yung isang inakay na may kanker at isinubo sa kabilang inakay, uminom sa tubig at nainuman ng ibang breeder, maaaring maipasa yung ating kanker. So, kailangan magbigay po tayo ng anti-cancer. Yun po yung metronidazole. Ako, ginagamit ko yung pantao lang eh. So, tablet na yon ginagamit ko 1/4 every bird. So, sa second week ng pagpapainakay natin, bigyan mo sila tatlong araw magkakasunod. Bigo 1/4. And then, on the fourth week, bago po sila awatin, bigyan nyo ulit ng go 1/4 ng tatlong araw. So, 27, 28, or 29th day bago po sila awatin. Tapos, 30th day, doon na po tayo nagbabakuna bago natin sila ilagay sa ating flyer slope. Regarding naman po sa dependency ng ating mga ibon sa antibiotics. Iba nagbibigay ng antibiotics sa kanilang mga kalapate. Konting ulan lang na ganito, nagkakasakit na yung mga kalapate nila. Kami ginagawa namin, bukod sa natural na mga gamot or natural herbal na gamot na binibigay ko, like oregano and malunggay, isa pa sa mga practice namin ever since is hindi po kami nagkikip ng mga sakiting ibon sa loob. So what I mean by that is yung inakay na maayos ang pagkakabreed mo, maganda, binigay mo mga vitamin supplements, patuka, hindi na stress yung ibon. Tapos sa kunwari, 10 yung binreed mo, may isa doon tinamaan ng sipon sa inakay. So meaning to say, siya yung may pinakamahinang immune system sa 10 sa batch na yon. So ginagawa namin, kinakal na namin. Ito, tataas ang kilay ng mga newbie rito. Maaaring magalit po kayo sa akin, but the truth is, hindi mo mapapataas yung quality ng iyong loaf kung hindi ka matututong magkal. Ngayon, kaya mo magkal, okay lang naman. Gusto mo, i-out mo sila. Bigyan mo sa mga tropa. Pero sabi nga ng tropa ko, na mentor ng mentor ko, si Sir Arnold Francisco, yan, sabi niya, kung yung ibon nga mga reject, tapos isa-share mo pa sa ibang fanshare, kakaroon sila ng reject na ibon. So ikaw pa masisisi pag gumulong sila. So mas maganda kung magbibigay ka sa propa mo or kung magbebenta ka sa taong bumibili sa'yo, ibigay mo na yung best breeding na meron ka, hindi yung kung ano yung reject, yun lang yung bibigay mo. So ganun lang yung simple. Just imagine this, hindi mo pa nga ginagalaw yung kalapate mo tapos nagkakasakit na. What more kapag yan ay yung inilaban, nadurog sa karera yan, nahirapan, na-stress. Malamang sa malamang, kaya hindi siya bumalik. Hindi dahil pangit yung linyado niya, kundi dahil mali or may kulang sa breeding mo, medyo mahina resistensya nila. So, ganun lang yan. Isa rin sa mga nabasa ko sa mga article si Sir Florante Toto Bunag ng California. Saludo po sa inyo, Sir. Shoutout po. Sa pagbe-breed, dapat minemaintain mo yung magandang genes sa iyong loaf. Tapos kung sino yung mga may hinang klase, kinakal na nila. Sa akin po, walang problema magkal kasi sanay po ako magkal. When I was a little bit younger, way back, couple of years ago,
Nagtrabaho po ako sa Sangkak Farm sa Bulacan. So, yan, ako tagakal ng mga inahining mga pullets doon. Once na na-distinguish na namin yung mga cock sa hen, separate na namin sila. Pag pwede nang katayin, pwede nang kainin, yan, nakatay namin lahat yung mga inahin. So, nag-transition from manok sa kalapati naman. Ganun din ginagawa namin. Pagka may mga reject na mga kahit tandang pa yan, maganda linyada, kinakal namin sa farm. So, ganun din sa loft, i-apply nyo lang din. Basta sinabi ko sa isa sa mga episode about 10 mistakes of non-champion, huwag mong gawing hospital yung loft mo, yung mga may sakit. Ako, piniprevent ko sila ang nangyari pero hindi ko sila ginagamot once tamaan na sila. Unless lang kung konti na lang yung panahon mo para maglipat ng singsing. Kunwari, 3 months before your karera, nagkasakit yung flyer mo. So, wala ka ng choice para paglipatan ng singsing. Yun, ginagamot ko siya. Pero very seldom mangyari yun. Or during the race, saka siya tinamaan ng sakit. Obligado kong ikarga, lalo na kung live siya sa karera na yun. So, yun, mas maganda. Tuloy, saka malang ako nagagamot. So, very, very minimal tayo maggamot po sa ating mga ibon. Kasi mas naniniwala ako na mas natural, sa natural way, napalakas siya ng generations ng pagkakalmo or yung tinatawag nating selective breeding, kung saan pinili mo na yung pinaka malalakas ang resistensya sa yung mga kalahi. So kumbaga, bago pa ipanganak yung ibon na sasaksakan natin ng ring, yung mga kanununuan yan, ilang taon na po namin pinagkakal yung mga mahihinang resistensya na lahi nila. So down the line, nag-i-improve, kumbaga nasasala po yung ating mga breeds. So kung bago ka palang sa channel na to at nagustuhan mo yung ating video, hit nyo po yung subscribe button and of course, makikita na rin ang notification bell para updated po kayo sa ating mga susunod na mga episodes. And bago po natin tapusin tong video na to, gusto ko magpasalamat sa ating mga subscribers. Shoutout po tayo kay JL Antaya, kay San Vi Patolot, Raymond Pestano, yan, Arman Dahuya ng Dahuya Love TV. Support lang po tayo sa inyo. Hash Munyagas. And last but not the least, kay Ma'am Angels Infinity Love TV. Ayan. Good luck and congratulations po 1,000 subscribers. Ayan. Fully support po tayo sa inyo. And also, sana po mahanap nyo yung hinahanap nyong ibon na nag-overfly. Si Unix. Good luck po sa paghahanap. And once again, ito naman po ulit si Lucas ng Maximus Love TV. Until next episode, salamat po sa oras ng pagkukwentuhan po natin.